Ipapalabas ko na ang 400 data sa Baka Lacos. Ibubuhos ko na ang lahat ng atensyon ko sa paghahanap sa aring aswang at sa anak ng dilim. Pinapangako po sa inyo lahat. Tatapusin ko na ang labang ito. Makikita ang tunay na katarungan ng tagabantay dahil hindi lang siya basta nagdidesisyon base sa sinasabi ng ibang tao o nadidinig niya, kundi sa sinasabi ng kanyang loob, ang karunungan na nanggaling sa kanyang puso. Maraming salamat, Bossing. Napalabas ko na din sa wakas ang 400 data ng Baka Lacos. Tulad na sinabi ko sa inyo dati, gagamitin ko sa mabuti, hindi lamang sa mga aswang, kundi para sa mga inaapi. Pangako ko sa inyo yan, Bossing. Pangako ko po. Makasama, ngayon wala na si Mang Pepe. Panahon na para pumili tayo ng magiging kapalit niya bilang pinuno ng ating kapatiran. Agustin, bakit hindi na lang ikaw ang pumalit kay Mang Pepe? Hindi ako makakasama. Eh, sino naman ang naisip mong mamuno sa atin ngayon, Agustin? Bago mamatay si Mang Pepe, nagkausap kami sa telepono. Binili niya sa akin na humingi ako ng tulong sa isang tao para mamuno sa kapatiran. Sa tingin ko, siya rin na may kakayanan para mamuno sa ating grupo. Sino yun, Agustin? Ako! Opo, totoo yan. Yan po ang binilad sa akin ni Mang Pepe nung uli kami magkausap. At tama siya. Kayo ang dapat mamuno sa kapatiran. Lo, tama ako si Agustin. Malaki ang paghangat tiwala sa inyo ni Mang Pepe. Kaya siguro kayo naisip niyo na mamuno sa kapatiran. Pero matanda na ako. Ano pa magagawa ko para sa inyo bilang pinuno ninyo? Madami ho, tatawal yan. Madami kaming matututunan sa karanasan nyo sa pakikipaglaban. At isang malaking karangalan para sa amin ang pamunuan ng isang dating tagabantay. Lo, ano pa ang hinihintay nyo? Nagkapin nyo na. O sige. Pumapayag na ako. Alangalan sa alala ni Pepe para ipagpatuloy ang tungkulin niya. Tinatanggap ko ang pagiging pinuno ng kapatiran. Tanggapin niyo ang punyal na to, Tatawya. Ang punyal na to ay pinasapasapa sa mga pinuno ng kapatiran simula na itinatag ito. Naway gabayan kayo ng mga nagmay-ari nito sa pamumuno sa aming grupo. Tinatanggap ko. Dahil sa mga pruwebang natagpuan laban sa'yo, pinoproklam ako, Bagno, na ipatapon ka sa pinakamalayong lugar dito sa ating kaharian, kung saan ipinagbabawal ang sino mang mga diwata o engkanto ang puntahan ka at kausapin doon. Maging halimbawa sana ito sa lahat ng nagnanais na kumampi sa ating pinakamahigpit na kalaban na si Peruha. Sumali ka sa kapatiran, Rosario. Kung nabubuhay ang tatay mo, alam ko siya ang unang-unang tatanggi. Lolo Jules, nawala sa akin ang mga magulang ko dahil sa mga aswang na yan. At hindi ako papayag na wala lang akong gagawin. Pero delikado para sa'yo, Rosario. Lahat naman po tayo nasa delikadong sitwasyon ngayon. Kahit yung mga taong walang kalaban-laban, gusto ko silang ipagtanggol katulad ng ginawa para sa akin o ni nanay at tatay. At Lolo Jules, ito po ang buhay na gusto kong gawin. At kahit na hindi kayo pumayag na sumama ako sa inyo, gagawin ko po yun mag-isa. Mas gugustuhin ko pang sumama ka na sa kapatiran kaysa makita kitang lumalaban mag-isa. Sige, Rosario. Mula ngayon, miyembro ka na ng kapatiran. Salamat po. We'll be right back.
pa kaya tatanggapin ng puso? Sinusumpa akong lalabanan ng mga aswang ng buo kong isip, ng buo kong lakas, ng buo kong kaluluwa, hanggang sa manaig muli ang kabutihan at liwanag sa mundo. Naway gabayan ako ng lahat ng mga taong nagpuwis ng buhay noon para sa layunin ng Kapatiran, para maes ako tuparan ito. Malilimutan ko pa ba ang bighating ito? Ngayong tuluyan na ikay wala sa piling. Rosario, pag-usap tayo. Hindi may iwasan na magkasalubong tayo ng landas dito. Pero hindi ibig sabihin, kailangan natin magkasama o mag-usap. Tagabantay ka, Kapatiran ako. Magkapareho man tayo ng kalaban, magkaiba pa rin tayo. Rosario, hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Pero hindi mo ako mapipigilan iligtas ka kapag nasa panganib ka. Sana hindi dumating ang araw na yun, Juan. Ay, Ma. Pakel, hindi ka pa pupunta sa opisina ng ama mo ngayon? May meeting tayo. Pupunta ako, Ma. Pero gusto ko lang malaman mo ang ginawa ko kanina. Walang laban sa akin ang Kapatiran. Anim sa kanila ang hinapunan ko. Basta tandaan mo, Kael. Mag-iingat ka palagi. Ayoko may mangyari sa'yo. I will, Ma. Don't worry. Ikaw, kamusta ang mga plano mo? Mabuti't pinaalala mo sa akin. Ngayon mag-uumpisa maghasik ng lagim ang mga kalahi natin. It will make your father realize something he will never forget. Napakaraming aswang sa ngayon maraming tao ang pumupunta ng simbahan ng Santa Fe para doon magtago. Bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan? Hindi ba kinausap niyo lahat ng leader ng mga yan? Ama, wala na po kami magagawa. Ilang beses na po namin silang kinakausap, pero talagang galit na po ang mga kalahin natin. Laura, Kael, sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit sumusuway sa mga utos ko ang mga leader na yan? Pasensya na, Ama. Masyado silang marami. Mas nakakalata kung pupunta kami ng mga kasama ko doon para pigilan sila. Napag-alaman naming pati sa simbahan, sumusugod na din ang mga aswang. Ako, baka sumugod din si Juan. Bakit susugod din si Kuya Juan? Ha? Ay, wala. Ubusin mo yan, sayang. Sa'yo. Wala na po kami magagawa. Ayaw ka lang nila sundin. Tulad ng paniniwala nila na mas pinoprotektahan mo ang tagabantay kaysa sa kapakanan ng mga kalahin natin. Hindi ba ipinaintindi ko na sa kanila
na pinoprotektahan ko ang tagabantay para sa kinabukasan ng ating lahi, mahirap ang intindihin yun. Hindi na sila naniniwala, Ma. Ang paniniwala nila, kaya mo pinoprotektahan ng tagabantay dahil siya ang anak mo. Padami ng padami sa mga kalahi natin ang nawawala ng tiwala sa pamumunong mo dahil sa pagkupkob mo kay Juan. Kinatatakot ko at ng lahat na baka hindi ka na nila sundin bilang kanilang amang hari. Lumabas kayo lahat. Ngayon din. Labas! Kaya lumabas ka. May iwan ka, Laura. Hindi dapat mangyari ang mga ito kaguluhan. Lalong-lalo nang hindi pa handa si Juan na tanggapin na siya ang anak ng Dilek. Sa tingin mo pa mangyayari pa yun? Ang inus nila. Don't get me wrong, Samuel. Pero sa mga nangyayari ngayon, tumitindi ang galit ni Juan sa mga kalahi natin. Sa tingin mo ba, papayag siyang pumanig sa mga nilalang na kinamumuhian niya? Ipinagkako ko sa lagnayan. Nagagawin ko lahat para makuha si Juan na pumunta sa ating panig at gagawin ko yun. Ngayon, kung kinakailangan na ipaintindi ko lahat sa kalahi natin, ang mga utos ni Saragnayan, gagawin ko yun! Sandali, Samuel. Pakiramdam ko, hindi pa itong tamang panahon. Masyado pang mainit ang sitwasyon. Baka hindi sila maniwala sa'yo. Allow me to do this, Samuel. Akong kakausap sa mga kalahi natin tungkol kay Juan. Makikinig sila sa akin bilang kanilang mahal na reyna. I think I'll be able to convince them. Ayos lang ba kayo lahat? Maraming salamat sa'yo. Kundi dahil sa'yo, naubos na kami ng mga aswang. Ano pong pangalan niyo? Ako ang tagabantay. Tagabantay? At sila ang kapatiran. Kami ang tumutulong sa inyo para iligtas kayo sa mga aswang. Ngayon, nangangailangan kami ng tulong. Maaari ba kami makiusap sa inyo para tulungan kami? Opo. Maaasa po kayong tutulong kami sa inyo. Di ba mga kasama? Oh! Hindi dapat makita ang totoong pagkatao sa TV. Delikado. Mas mabibigyan ka ng proteksyon kung mananatiling lihim ang iyong pagkatao. Maraming salamat. Malaki ang kapangyarihan yung mga pres. Kaya humingi kami ng tulong sa inyo. Sana gamitin niyo ito para malipon natin ang mga aswang. Dahil nakapasok na sila sa lipunan natin. Mabuhay, tagabantay! Mabuhay! Mabuhay, kapatiran! Mabuhay! Mabuhay, tagabantay! Mabuhay!
Sabi ng mga taong nakatira dito sa Santa Fe, mula ngayon, hindi na sila matatakot sa mga aswang na sumasalakay sa kanila dahil alam nilang maaasahan nila ang tagabantay at ang grupong tumutulong sa kanila. Salamat dun sa lalaking nagligtas sa amin sa mga aswang, dun sa tagabantay. Pati na dun sa mga kasamahan niya. Muntik na nga makain yung bunso ko, puti na lang tumating sila. Hello, Lolo Juice? Sige po, papunta na po ako. Bakit, Rosario, anak? Saan ka pupunta? Nay, kailangan ko pong pumunta ng Kapatiran. May pag-uusapan po kami importante. Teka, teka, anak ha. Hindi ko maintindihan eh. Wala na ang tatay Pepe mo. Wala na rin kayo ni Juan. Bakit kailangan ba pumunta doon sa Kapatiran na yan? Nay, tay. Sumali na po ako sa Kapatiran. Miyembro na po nila ako. Ang ginawang paglusob ng mga aswang at pagpatay sa mga kasamahan natin ay isang malaking paghamon. Kung gusto nila maliwak ang gera, ay bibigay natin sa kanila. Lalaban tayo. Gera na kung gera. Wala ka man lang bang balak na sabihin sa amin tungkol sa paglipat mo sa Kapatiran na yan? Tay, sasabihin ko naman po talaga eh. Kaso hindi ko lang alam kung paano dahil alam ko ganyan ang maging reaksyon ninyo. Eh, hindi kayo papayag. Talagang hindi, anak. Dahil ayaw namin papano ka. Dahil kung ano man ang mangyari sa'yo, anak ka pa rin namin. Hindi na nawala yon kahit nung nalaman pang si Pepe ang tunay na tatay mo. Agustin, hanapin niyo at imbestigahan ang mga faktor ng paggawa ng mga pagkain ng mga aswang. Kailangan pa natin mas maraming impormasyon tungkol sa kanila. Hindi pa natin alam kung ano mga plano ng mga hinayupak na aswang na yan. Lulusubin namin, tatawal yan. At sisirain namin ang mga operasyon nila. At bukod doon, magpapatrolya kami gabi-gabi para masiguro namin ang kaligtasan ng mga tao sa kalsada. Hindi natin pwedeng tigilan si Mikael Reyes. Dahil konti na lang masusukulan natin ang haring aswang at ang manak ng dilim. Rosario, anak. Baka naman pwedeng i-atras mo na yung pagsali mo dyan sa Kapatiran na yan. Gawin mo na. Simula nung nalaman namin ang nangyari sa tatay Pepe mo, at nung namatay siya, wala nang tigil ang pag-alala namin ng tatay mo sa'yo. Anak, kalimutan na lang natin lahat ng nangyari dati. Ibalik na lang natin sa dati ang pamilya natin, tapos kalimutan mo na lahat. Nay, kahit ipilit pa natin na ibalikan lahat sa dati, hindi na pong mangyari yun. Pagkatapos na nangyari kay Tatay Pepe, sa lahat ng nakita ko, hindi na ako ang dating Rosario na kilala ninyo. Nagbago na ako. Mahal ko po kayo pareho. Pero pasensya na kayo. Hindi ko kayang talikuran ng Kapatiran. At sana po maintindihan niyo yun. Rosario, anak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Kung hindi ka talaga namin mapipigilan, isa lang ang hinihingi namin, anak. Na huwag na huwag mo pababayaan ang sarili mo. Ay, tay. Mahal na mahal ko kayo. At lagi niyo yung tatandaan. Sige, anak. Basta ipangako mo sa amin na mag-iingat ka. Hindi ko alam ang gagawin kung mawala ka sa amin ng nanay mo. Yung reaksyon ni Samuel sa balitang pag-atake ng mga kalahi natin sa maliit na bayang yun. Nararamdaman niya na unti-unti nang nawawala ng tiwala ang mga kalahi natin sa kanya. Mahal na Rena, sigurado sa mga nangyayari, mapapaisip ng gusto si Ama kung itutuloy ang paghahanda sa tagabantay na tanggapin nito ang tungkulin bilang anak ng dilim. Pinapangako namin sa inyo ni Mama na hindi matutuloy ang balak na yun ni Ama. At sa huli, mawawala na rin sa landas natin ang tagabantay na yan. Pagpatuloy natin ang pagsalakay sa mga tao para lalo magalit ang tagabantay. At sa huli, makikita nyo, wala magagawa sa Samuel kundi labanan at tugisin ang sarili niyang anak. Alam niyo na mga misyon ninyo, kaya kailangan mag-ingat kayo. Huwag puro tapang ang pairalin. Gamitin din ninyo ang kukote ninyo. Huwag sugod ng sugod. Baka madapa kayo na parang palaka. Kasama po ako. Rosario, wag. Delikado. Ikaw bang kausap ko? Isa pa, Kapatiran ako.
At susunod lang ako sa pinuno namin, hindi sa'yo. Lola Jules, saan grupo niyo pa ako pasasamahin? Kayong dalawa, samahan niyo si Rosario. Alam na nila kung saan kayo magpapatrolya. Sige po. Ingat! Lo, bakit pinayagay si Rosario? Delikado! Apo, kapatiran si Rosario. Alam ko mahirap sa'yo ang nangyaring ito sa inyo ni Rosario. Pero maniwala ka sa akin. Dadaan ang panahon na pati ang pinakamalalim na sugat ay maghihilom din. Darating ang araw na mapapatawad ka rin ni Rosario. Lo, kailan pa yun? Pag-uugod-ugod na to si best friend? Ko, tagal pa yun. Siyong, hihintayin ko yun kahit tumanda pa ako. Basta mag-ayos lang kami ni Rosario. Dito na kami at tatawal yan. Kumusta na kayo riyan? Nakakita na ba kayo ng kainain na Lauraﾸs? Wala po. Pero pagpapatuloy pa rin namin ang pagmamatsyag, sakaling may makita kami. O sige, mag-iingat kayo. Sige o. Yan ang mga files na meron kami kay kinﾒs at mga kasama niya sa Task Force Kalaya. Maraming salamat ulit dito ah. Best friend, ang bigat pala ng mga kasama ni kinﾒs. Halos lahat mga karanggo niya. Pero lalagay namin sa alarma si Kyle at mga kasamahan niya. Hindi siya makakalabas ng bansa. Mabuti yun, sir. Ngayon masisigurado natin sa Pilipinas na si Kyle. Malaki ang pag-asa natin para mahuli siya. Rosario, ikaw. Kumusta naman dyan? Tahimik naman po dito, Lola Jules. Pumuti. Sandali lang po. Baka may mga kalaban. Maghintay ka. Magpapadala ko ng backup. Ingat ka. Sige po. Maganda tayo. Salamat sa mga tinuro nyo palatandaan sa amin na para matukoy yung mga aswang hanay namin. At tulad na pinako ko sa Juan, tutulong ang mga pulis para masugpo ang mga aswang na yan. Sir, sige o. Tutuloy na ko kami. Sige. Ingat kayo. Sige, sir. Hello, Lola? Juan, malapit ka sa area ni Rosario. Puntahan mo siya. Kailangan niya ng backup. Sige, Lola. Pupuntahan mo namin siya. Mag-iingat ka po. Ayos ka lang. Sana hindi mo na ako tinulungan. Kaya kong sarili ko. Rosario. Ginawa ko yun dahil ayoko mapahama ka. Bakit? Dahil sa tingin mo, pag ginawa mo yun, makakabawi ka sa pagpatay mo sa tatay ko. Nagkakamali ka. At kung iniisip mo na dahil niligtas mo ang buhay ko, ayos na tayo. Mali ka dun, Juan. Rosario, wala akong iniisip na ganyan. Hindi lang makaya ng konsensya kung naman makikita kong nalalapain kayo ng aswang. Alam mo kung gano'ng kakahalaga sa akin at gano'ng kita kamo. Huwag mo tutuloyan. Kung ayaw mo masaktan, huwag na huwag mong sasabihin yan. Si Rosario. Kahit naman kung hindi niya ako pinapansin, hindi na ako buong ibagin pagmamahal ko sa kanya. Wala na pinakamakapangyarihan pa. Kundi, at ibig. Pinalayanin niyo si Agor, Ina. Pero malakas ang kutob ko na hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Baka naman meron kayong magagawa para makumbinsi si Juan na itigil niya kanyang misyon. Ako ang tagabantay! Hindi siya ang tagabantay! Ako ang tagabantay! Ako ang tunay na tagabantay! Ako ang tunay na tagabantay!
taong yan. Huwag mo sabihin, nakamalagayin! Oo! Oh, ito ang totoong tagabantay! Kuya Juan! Ikaw ang tagabantay?